Ipagbawal na sa Kuwait ang mga OFW. Ito ang mungkahi ni dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Madoy matapos maiulat at mag-viral ang karumaldumal at walang awang pagpaslang sa kababayang OFW na natagpuan ang sunog na bangkay sa isang disyerto sa Kuwait. Ayon kay Madoy, napaka-uncivilized at paulit-ulit na lang ang kapalarang sinapit ng mga kababayan sa naturang bansa. Ulit-ulit na lang itong Kuwait na ito. Napaulit-ulit, napaka-uncivilized na bansa nito. Dapat talaga siguro mapagbawalan na natin ang mga kababayan natin na nilalagay natin sa kapahamakan diyan sa bansa na yan. There are other countries, no? Matatanda ang unang naiulat sa Kuwait media ang brutal na pagpatay sa kababayang Pinay OFW na si Jollibee Ranara, 35 taong gulang. Samantala, inihayag naman ni OWA Administrator Arnel Ignacio na iniayos na ng ahensya ang insurance ng OFW. Tatanggap din ng tulong pinansyal ang mga pamilya ni Ranara, maging ang mga anak nito at pag-aaralin hanggang makatapos. Insurance niya, naasikaso na yung kanyang ibibigay ng OWA na more or less about 220,000, naasikaso na yan. Yung mga anak nila, kasi kapag sumasakabil ng buhay ang OFW sa mga ganitong sitwasyon, inaako na natin ang pag-aaral ng kanyang anak hanggang ito ay makatapos. So, as the investigation goes on, mabibigyan pa namin kayo ng iba pang updates. And lahat ng maipipiga natin na matulungan yung pamilya ay gagawin natin. Bumisita na rin si DMW Secretary Ople sa pamilya ng biktima at ipinangako na gagawin ang lahat para matanggap ang hustisya. Inanunsyo na rin ni Secretary Ople na sumuko na ang suspect sa krimen kung kaya't wala ng dahilan para hindi maiuwi kaagad ang labi ni Ranara sa Pilipinas. Sa ngayon, pinangunahan na ng mga opisyal ng Pilipinas sa Kuwait at nangunguna na sa pagsasaayos para sa repatriation ng labi ni Ranara, habang isang law office na konektado sa Department of Foreign Affairs ang may hawak na sa kaso. Ayon sa magulang ni Jollibee, matagal na raw itong nagre-reklamo ukol sa anak ng kanyang amo kung saan minsan na itong pinagbantaan ang buhay. Ani Badoy, bukod sa Kuwait, marami pang mga bansa ang maaaring puntahan ng mga kababayan para sa mga nais maging OFW. Subalit pangarap din ito sa kanyang kapwa na sana dumating ang panahon na hindi na kailangang mangibang bansa ang mga ito at iwanan ang kani-kanilang pamilya para mabigyan ng magandang buhay. But most of all, our dream is that they won't need to leave their place of birth, no? Dito na lang sila sa Pilipinas na napakaganda ng ekonomiya natin para kasama nila, pamilya nila. Sila nagpunta pa doon, no? And yan ang trato sa kanila, parang hayop, no? So dapat talaga tigilan na natin ito. I'm so angry at this, ano. Samantala, inanunsyo ni Senadora Cynthia Villar na ang mga tanggapan ng gobyerno sa ibang bansa ay dapat na magkaroon ng kontrol sa mahirap na sitwasyon na kinakaharap ng mga kababayan sa ibayong dagat. Sinabi ni Villar na kung hindi malulutas ang kaso ni Ranara, ay iminungkahi nito na muling ipatupad ng pamahalaan ang total ban ng mga kababayang OFW sa bansang Kuwait. Pero sa ngayon, ayon sa DMW, hindi pa isinasaalang-alang ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapataw ng deployment ban sa Kuwait, kundi pinaplano ng kagawaran na magdagdag lamang ng safeguard at karagdagang reforma para masigurong protektado ang mga manggagawang ide-deploy sa Kuwait.